Yan muli po, magandang araw sa inyong mga tangay. Muli po nagbabalik ang inyong tangay Toto at mayroon na namang ibabahagi na idea, no, sa pagtatanim. So ngayon po ay ibabahagi natin kung paano kontrolin yung insekto na tinatawag natin na fruit fly. Yung fruit fly po ay yung parang klase ng putakte na nangingitlog sa mga bunga ng ating tanim. Pwede rin sa tanim na gulay, pwede rin sa mga prutas, sa mangga, sa santol, o kahit sa langka, no? Ito ay pinaka-perwisyo na insekto. So, yun yung malaking problema ng mga magsasaka sa kanilang tanim na ampalaya. Pwede rin sa kamatis, sa talong. So, walang pili itong insekto na ito. Once na natusok niya na yung bunga ng halimbawa ng ampalaya, pwede itong masira o ma-deform. So mga tangay, meron tayong simpleng na pamamaraan para makontrol yung fruit fly. Ito po ay subok ko na at lagi ko pong ginagawa bago ako magtanim. Kasi ito po, dapat bago ka magtanim, meron ka nang nalagay na ganito. Ito po ay trap. Pang-trap siya. Na kung saan, gagamit tayo ng, yan, ito po nakanda na unang-una yung plastic bottle. Pwedeng 1.5, pwede tayong gumamit ng mas malalaki. Mas malalaki po, mas maganda para mas marami yung pwedeng pumasok na insekto. At bulak. Gagamit din tayo ng itong kutsilyo o kaya ito po ay pambutas natin. No, kung meron kayong pako, pwede nyo rin namang gamitin yon. At syempre, dapat meron tayong panali. So, yung attractant po na gagamitin natin, ay ito ay in-order ko pa sa online. Matagal na po ito sa akin, kaya binalot ko kasi nga sobrang gustong-gusto ng fruit fly yung amoy nito. So, yung gamot po na ito ay methylugenol. Yun, natanggal na yung kanyang ano, yung kanyang tatak. Pero ito po ay methylugenol 100 ml. Binili ko sa online ng nasa 700 pesos, 100 ml siya. Marami na. No? Tipid na ito. Kasi yung gagamitin natin ay halos tatlong patak o dalawang patak lang sa bawat isang 1.5. So yung una natin gagawin mga tangay ay bubutasan natin ito, yung 1.5 ng kutsilyo. Mas madali siya mga tangay gawin kapag gumamit tayo ng pako na nabaga na siya. So yun po, bubutasan lang natin itong 1.5 na hindi siya sobrang laki. Kung nakakita na kayo ng straw, yung pang sip-sip, halos ganun lang kalaki yung butas. Kasi pagka malalaki na yung butas, madaling makawala yung fruit fly. Pag nabutasan na natin dyan, gantihan natin sa kabila. Yan. So yun mga tangay, no, nabutasan na natin ng apat. Yan. Halos ganyan lang kalalaki. At pagkatapos, kukuha tayo ng bulak. So yung bulak po, kahit ganito lang kalaki, pwede na. O kung mas malaki ng kaunti, pwede na po yan. Ibilog lang po natin. At pagkatapos, talian natin sa gitna. No, talian natin sa gitna ng mahigpit. Yan.
Kapag natalian na, isasawsaw naman natin itong bulak na ito dito sa methyl eugenol. Isasawsaw po natin para ma-absorb niya yung attractant. Ibabad natin ng kaunti. Yan. Kapag nasawsaw na natin, siyempre ilalagay natin dito sa loob ng 1.5. So yung taas niya po, dapat kapantay niya lang. Yung taas ng bulak, dapat kapantay niya lang itong butas. Para mas mabilis siyang maamoy ng mga fruit fly. Yan. Ganito po yung paglagay ng tali. Yung taas niya, ito nakalawit. Kasi pag sinara natin yan, yung kalahati niya ay nasa labas. At ito yung gagamitin nating panali sa kahoy. So ganun lang po kasimple mga tangay. No? Meron na tayong fruit fly attractant. At ito po ay isasabit natin hindi talaga sa gitna ng ating taniman. Isasabit natin siya mga 15 meters away doon sa taniman natin. Kasi ito po ay attractant. Kapag sinabit natin doon mismo sa gitna, siyempre ma-attract yung mga fruit fly. So mas dadami yung fruit fly sa taniman mo. So dapat sa malayo. No? Para yung mga fruit fly ay doon pumunta. At take note po mga tangay, yung methyl eugenol po ay nag-a-attract ng mga lalaking fruit fly lang. So dahil tayo po ay organic, no? Yung purpose natin kung bakit lalaki lang yung na-attract o lalaki lang yung huhulihin natin, dahil yung mga lalaki syempre nag-meet up sila ng babae, at kapag nabuntis na yung babaeng fruit fly, maghahanap ngayon ng pangingitlugan. So kapag nakakita sila ng mga bungang gulay, doon sila nangingitlog. So, yung gagawin natin mga tangay, huhulihin natin yung mga lalaki upang yung mga babaeng fruit fly ay magiging katuwang natin, no, para mas maparami yung bunga ng ating mga gulay. Paano maging katuwang? Meron po tayong tinatawag na mga pollinators. Yung mga insekto na nagpo-pollinate sa mga bulaklak ng gulay. Meron tayong babae at saka lalaking bulaklak. Siyempre, para mabuo itong babae, maging bunga siya, kailangan ma-pollinate siya. Ngayon, yung ampalaya o yung mga bulaklak na maliliit, mahirap i-pollinate yun. So, yung iba, pinapabayaan nila na ma-pollinate ng mga insekto, may mga bubuyog, para mabuo. So, yun yung purpose kung bakit hahayaan natin yung mga babaeng fruit fly, no? Magiging pollinators natin sila. So, yun po. Mga tangay, meron po akong isang trap na isinabit na nakaraang linggo pa. So ganun lang din po yung proseso na ginawa ko. Yan, kung mapapansin niyo ang dami ng laman, no? Ang dami ng laman. Yan. Mga fruit fly po yan lahat. Biruin mo kapag ito ay nakapangasawa ng mga babae, no? Mangingitlog yung babae sa mga bunga at reject yung magiging kalabasan. Yun, meron pang ang buhay, oh. Yun, sa taas, meron pang buhay. So, ganun lang yung ginawa ko mga tangay. Nilagyan ko ng bulak, binutasan ko, at isinawsaw sa methyl eugenol at isinabit malayo sa taniman. Kung napapansin po ninyo, yung taniman natin ay doon, taniman natin ang palaya, dito siya nakasabit. Yan, yung taniman naman sa kabila, doon ay katalungan po yun doon. Dito siya nakasabit. No, napakasimple lang. So yun po mga tangay, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please subscribe naman po. At i-hit na rin yung notification bell para updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Salamat po at God bless.